Para sa mga taga-Malabon, ngayong araw ilulunsad ang bagong bus management and dispatch system ng MMDA sa lugar na yan. Ito ay para po ma-regulate ang mga pampasaherong bus maging ang mga driver nyo. Para sa karagdagang detalye, may live report si Dano Tingkungko. Dano, good morning. Good morning, Susan. Kasunod nga ng pagpapatupad ng bus management and dispatch system o BMDS noong nakaraang buwan sa Quezon City, ilulunsad naman dito sa Malabon City Bus Terminal ilang oras mula ngayon ang BMDS. Nauna nang idinaan sa pilot testing ang BMDS sa MMDA Bus Dispatch Terminal sa Fairview. Layo nito na mabawasan ang bilang ng mga bus, lalo na ang mga kolorum sa pangunahing mga kalsada ng Metro Manila. Bukod pa ito sa pagdidisiplina sa mga bus drivers sa pamagitan ng pagpigil sa mga itong makabiyahe. Kaya para magawa ito, kinakailangan muna dumaan sa biometric scanning o fingerprint scanning ang mga driver bago sila payagang makabiyahe. Tanging mga driver lang na may tatlong unsettled traffic violation pababa ang papayagang makabiyahe. Ang impormasyon ng bawat driver nakarehistro sa PUB Drivers Data Bank ng MMDA na nakalink naman sa database ng ibang ahensya ng gobyerno tulad ng LTO, LTFRB at NBI. Para naman mabawasan ang bilang ng mga bus sa kalsada, pinapayagan lang ng sistema ang paglabas ng bus sa terminal kada 10 minuto tuwing rush hour at kada 15 minutos naman kapag labas sa rush hour. Bukod sa mga bus operator at driver, Susan, mga pasahero din ang isa sa mga direkta maapektuhan ng sistema. Ito. Kaya narito ang pahayag ng ilan sa mga pasaherong nakausap natin kanina. Siguro mas maganda, mapapaganda yung system, magiging maayos yung daloy ng traffic. Mm-hmm. Oo, okay lang yung kasi mapapabilis po yung biyahe. Susan, yung isa nga ang Malabon Dispatch Terminal sa apat na main dispatch terminals na sa ilalim ng BMDS. Hanggang 12 namang maliliit na dispatch terminal ang nakatakdang itayo bago matapos ang taon. At yan muna latest mula rito sa Malabon. Balik sa'yo, Susan. Dano, yung sa Fairview, ano yung monitoring ng MMDA? Talagang, kumbaga, natutupad ba yung kanilang objective sa paglalagay ng mga ganyang bus dispatch terminal? Susan, no, kung natatandaan natin yung pilot testing, yung naunang pilot testing noong January 31, doon sa initial information nga ng MMDA, hindi bababa sa 250 yung mga grounded na driver o yung mga driver na nakitaan na mahigit sa tatlo na unsettled traffic violation at hindi pinayagang makabiyahe. So, kung titingnan natin ito, so far so good pa naman, pero as far as sustainability goes, makikita natin yan, hindi lang dito sa implementation o sa launch ng BMDS dito sa Malabon, kundi pati na rin sa ibang lugar dito sa Metro Manila, Susan. Maraming salamat, Dano. Sana nga makatulong ito para doon sa gusto ng MMDA. Siyempre, lahat tayo gusto natin maging maayos na yung daloy ng trapiko, particular dito sa EDSA. Sana makatulong nga yung ganitong mga hakbangin ng MMDA. Salamat, Dano!